leveluhan natin to ngayon, oh, sasampa to rito ngayon pagkanan. Opa. Hindi uubra, atras ako ng konti. Hindi uubra. Atrasin natin. Atras para makuha natin yung magandang ano sa kanan. Ang hirap nito. Biluhan natin, malamang sumampa na ito dun sa pabila. Makatangay tayo ng signboard dito. Grabe. Na at sumama, tara na at magala, kasama ang maligali kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot kahit sa ang sulok, basta makalimot mga kaligali, kasama kayo dito, kulitan at asaran, tawanan at mga biro, tara at sumama, tara at magala, kasama ang ating maligali, sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar, ipapakita sa video. Mga kaligali, tara sumama ka. So welcome back again mga kaligali. Hindi na natin nakuhanan yung paglo-loading kanina kasi masyadong masalimuot. Tsaka napakainit. So nagtulungan kami, ito si Mangyan, nasa unahan ko. Tinulungan ko siya doon sa pag-bevel, pag-strap. Tapos pagkatapos niya nag-loading, pumusisyon siya doon sa harapan. Ako naman ang umatras, yung sa akin naman ang kinargaan. Tinulungan niya rin ako, kaya napabilis yung trabaho ngayon. Halos konti lang ang diferensya ng direksyon ng pupuntahan namin. Tatakbo kami ng 529 kilometers ngayon. Hindi na rin kami aabot doon sa pupuntahan namin. Bali magbe-break na rin kami somewhere. Pero tatakbo siguro kami mga 6 na oras ngayon and then magpapahinga na kami, bukas na uli kami magsisimula. So ayan, nakikita nyo naman ano, sinusundan ko siya. Andito kami sa city. Ito yung daanan na ano, medyo masalimuot ang ano rito. Masikip. Mapapansin nyo no, dito ito ang problema rito. Tapos mga truck ang dumadaan ng sikip ng daanan. So samahan nyo lang ako mga kaligalig sa biyahe namin ito. Hanggang saan tayo aabutin. Umo-vertex siya. Kasi yung isa naglilinis yun. Lilinis. Linis ng ano. Tayo. Kailangan namin makalabas dito sa lugar na to kasi mamaya mas lalong congested dito yung matraffic, yung congestion niya mamaya eh lalong problema sa aming dalawa, kaya kailangan makalabas na kami. Pansin ninyo yung mga likuan dito eh, saradong pormada, tapos may trabaho sa lubong. Okay, mamaya ulit mga kaligalig, samahan nyo kami sa biyahe namin to. Mula ng isang buwan kami na nandito dito sa Poland, ngayon pa lang kami lalabas ng international ulit kasi nga tawag dyan, yung aming residence card ay kalalabas lang. Okay, tara. What's up mga kaligalig? Dito tayo sa punong-puno ng stress na biyahe. Nang hirap-hirap i-locate sa navigation. Tapos nawawala ng signal dahil gubat. Tatlong network ang ginamit ko. Poland, Finland, at saka Sweden. Kasi yung Sweden, actually nandito ako sa Sweden, nawawala yung signal niya. Pati yung track map ko, hindi rin gumagana rito. Kasi tignan nyo naman oh. Pakasikip ng daanan, parang bicycle lane lang. Tapos gubat.
Ayan siya gubat. Ito yung location. Yan yung pinagdidiskargahan. Tingnan nyo. Ang sikip. Grabe. Tapos dun pa lang sa papaket dun. Bundok kasi ito eh. Papaket pa lang dun. Talaga naglolo ko na yung... actually dun pa lang sa city. Papunta rito. Naglolo ko na yung navigation natin. Kaya ginamitan na natin ng pagka-legend. Tatlong network. Take note. Tatlong network ang ginamit ko rito. Finland, Sweden, Poland. Plus pa yung track navigation ko. Ngayon, hindi talaga ito makita Brinaus ko. Brinaus ko ng Brinaus. Brinaus nilakihan ko. Hanggang yung binigay kasi nilang address, nandoon lang sa pinaka bungad. Pero hindi doon. Ngayon, pumunta ako doon. Hindi doon. Paakyat ito. Ita niya, no? Paakyat nilakad ko to. Hanggang nakita ko tong construction na to. Nandito dito, tinanong ko. Kung ito ba, pinakita ko yung aking waybill o yung aking CMR. Eh, dito nga. Pero ang layo ng nilakad ko. Kung makikita nyo mamaya, babalikan natin. Hindi ko na lang nakuhanan ng video. Kasi nga, stress dun sa paahon pa lang. Tapos ganyan ng kalsada, oh. Parang bicycle lane. So mamaya, meron kasing isang nag-unload pa rito. Ayun, oh. Nag-unload. Dinatnang ko na siya dyan. Actually, kasabay kong umaahon yan. Nadatnang ko, hirap na hirap umahon. Kasi ang bigat ng dala namin, mga bato, yung bricks. Dinatnang ko na siyang umaahon dun sa isang paahon dun. Pinagbigyan ko na muna siyang makaahon bago ako umakyat. So mamaya, papakita ko sa inyo yung masalimuot na dinaanan namin. At dun din kami dadaan pabalik eh. Sakop ko na yung kalsada, wala na talagang makakadaan. So yun yung isang truck, nagdi-discarga. Meron pa isang truck dun, natapos mag-unload. Hindi rin niya malaman kung saan siya i-exit. Inaantay kami. Mag-uusap-usap kami tatlo kung babalikan ba namin to, daanan na to. Kasi mahirap to eh, pero merong daanan dun sa bungad. Merong kalsada eh. May kalsada, ayun oh, may kalsada. Ang problema, tinignan namin sa map, tsaka etong driver na to, ayun naman maglakad dun. Dead end. May T-road, hindi malaman natin kung makakapasok nga dun ng truck. Kung baka mahirapan kami lumiko ng kaliwa. Mariusip naman na deliberanto talaga, grabe. Sabi ko na eh, kagabi ko pa iniisip tong ano na to, no, nakita ko yung address, wala akong makita ng ano eh, gubat eh. Dito pala sa kabundukan. Alang niya. Okay guys, update ko kay mamaya sa masalimuot na biyaheng to. Ganyan ang dala namin, no. Nakita niyo yan, mga bato na yan, semento na yan. Ganyan ang dala namin. Ang dala ko naman ganun, yung mga dilaw na ganyan, no. Semento rin yan, mga blocks din yan na nakabalot lang sa plastic. Ganyan ang laman na sa akin. Ang kanya, ang dala niya, eh ito. Yan yung mga puti na yan, yan ang dala niya na hindi na binalutan. So sila yung nagko-construct ng mga ganung bahay dito. Ganun, dito sa taas ng bundok. Sila yung contractor dito. At eh, sana matapos na to na makalabas dito. At stress talaga to lugar na to. Kung hindi legend, mahirapan hanapin to pag sumunod lang sa navigation. Sumunod ka na sumunod sa navigation, patay ka rito. Pag hindi mo ginamitan ng talinhaga, ng talino mo rito, patay ka. Kaya dun sa mga aspiring truck drivers, no, huwag kayo magtitiwala sa dispatcher. Pag nagbigay sa inyo ng address, sigurado pag ganitong lugar, palpak. Kaya gagamitan nyo ng talino. At punong-puno ng stress. So yung what's up mga kaligalig, natapos na tayo mag-unload. Pinarada ko lang dito sa tabi para iayos yung aking mga gamit, yung mga belt sa likod. So anyway, makikita nyo ngayon yung babaybayin natin. At hindi ako dito, hindi kami dito dumaan eh. Nung paakyat kasi, hindi na pwede palang bumalik dun. One way pala to, paikot. So tignan nyo yung obstacle oh. Merong mga pasigsag-sigsag na ganito. Tapos eh, ang liit ng kalsada. Ako po, talaga naman napakahirap nitong napuntahan namin na unloading area na to. Yung dalawang truck eh, umalis dito eh, bad trip din. Dahil nga napaka challenging trip nito. Nakita nyo, dikit na halos sa gutter. Ayun, sumasampan na nga. Dahil pangkotse lang yun eh, yung ganong sigsag-sigsagan na yun. Grabe. So sana makalabas tayo hanggang dun sa kanto. Medyo hassle free na to pag nakalabas tayo dun. Samahan nyo ako rito. Tinan nyo naman, no?
kabundukan tong pinagdeliveran. Basta tong parting Scandinavia talaga, ito dito ang problema. Beluhan natin to ngayon, o no? Sasampa to rito ngayon pagkanan. Opa. Hindi uubra, atras ako ng konti. Hindi uubra. Atrasin natin. Atras para makuha natin yung magandang ano sa kanan. Ang hirap nito. Biluhan natin, malamang sumampa na ito dun sa kabila. Makatangay tayo ng signboard dito. Grabe. Kita nyo, ito yung inahon namin kanina. Yun pala, paikot lang. Ito yung inahon namin. Grabe. Kargado to, hirap tong lumusong dito, napakadelikado. Tsaka pag winter, so ito yung iniakyat namin kanina. Kita nyo, wala nang retarder tayo, tsaka exhaust para mapatigil natin tong truck. Kasi grabe naman. Makalabas lang tayo rito. At least medyo tanggal na ng konti ang stress natin kasi wala na tayong tawag dito, laman. Hindi katulad yung loaded, oh. Kita nyo, bubiluhan natin ng malaki para makalabas tayo rito. Problem, malaglag tayo rito. Puro salto ang gulong, akit sa gutter. O kaya pinang-pina. Challenging trip. At least medyo stress free dahil empty na ito. Wala na tayo ganong intindihin na ano. Ngayon may darating na isang trailer, magpapalit kami. Pagkatapos kukunin niya tong trailer na to na empty, kukunin ko yung loaded trailer niya, dadalhin ko sa Austria. So babiyahe ako ng Austria. Ngayon pa lang ako pupunta ng Austria sa tagal ko na rito sa Europe. Dahil puro Scandinavian nga ang biyahe ko. So malalaman natin kung ano meron sa Austria sa susunod na trip ko. Ito yung unang biyahe ko mula nang nakuha ko yung aking TRC. So first trip ng international to, Sweden. And after this, tawag dito, kukunin ko ngayon loaded trailer, pupunta ako ng Austria. So ito pa, oh. Ngayon maghahanap ng parking kung saan at doon kami magpuputulan. Putulan kami nitong magbibigayan kami ng trailer. Kung uubra rito sa isang location na nakita ko. So dito medyo okay na to kahit na maliit na daanan. Hindi katulad talaga doon sa dinaanan ko kanina, bundok kasi talaga yun, medyo mahirap. Dito medyo okay na to. Tapos parang may nakita akong maluwag dun sa kanto, eh. Dun na lang siguro kami mag papalitan ng trailer kung uubra rin ng dalawang trailer. So tignan ko, sana uubra. So update ko kayo mga kaligalig mamaya sa pagtatapos nitong aking vlog na to ng masalimuot na biyahe. Tapos ipalit trailer. What's up mga kaligalig, ano, welcome back. Nagpalit na kami ng trailer nung isa somewhere here sa Hudinge. Hindi ko na nakuha ng video kasi mabilisan dahil maliit lang yung parking na pinagputulan namin. So anyway, itong trailer na to, ito na yung dadaling ko ng Austria. Tapos nandito na tayo sa port.
dito na tayo sa port. Ayan, kung sasakyan natin, ganyan din, Gotland, yung magandang barko, mamayang alas 7 ng gabi. So dito muna tayo, papalipas ng ilang oras hanggang dumating yung barko. Yung gagawin natin. What's up mga kaligalig? So hanggang dito na lang po itong ating vlog na to. Tatapusin ko, tapos kasakay na ako ng barko maya maya. Papunta tayo ng Germany, tapos Austria. So ngayon nandito tayo sa Sweden, ano? Ito yung unang biyahe ko ng international, matapos kong makuha yung aking bagong residency card, yung nag-renew ako, no? 1 month tayo dun sa Poland na puro local. So ito yung unang biyahe. Medyo masalimuot pa nangyari dahil nasa bundok. So hanggang sa muli, maraming salamat mga kaligalig sa patuloy na suporta ninyo sa akin, sa aking mga content, sa aking mga vlog, mapa YouTube man tayo, mapa Facebook, nandiyan kayo palagi nakasupport sa akin. Maraming salamat po sa inyo uli. Paalam!